except na yung mga boto na napaglaruan. In other words, hindi. All's well that ends yes. well. Opo, ang biktima ng trahedya ay isang PC. Yung sa admin lang. But tatalon ako partner no, and attorney on a different note because there's a new Comelec chairman, si attorney George Erwin Garcia na alam naman po natin talaga napaka-active niya. No? Parang he became the face of the of Comelec nung nakaraang eleksyon. Pwede po ba namin matanong attorney Laudianco kung ano po yung naging what led to him being chosen by President Bongbong Marcos Jr. to head the Comelec. Sa amin pong pananaw po ano, pareho rin po na nakita ng ating Pangulong Duterte nung siya po ay inappoint bilang commissioner. So sabi nga po namin ang chairman po namin ay bagong luma dahil siya po ay naging commissioner namin at napaka-aktibo po. Talaga hands-on po siya ng panahon ng eleksyon. Alam din naman po natin ang kasaysayan ng buhay niya na isa po siya sa pinakatanyag at pinakamagaling na election lawyers. Kaya bagay na bagay po siya dito sa amin sa Comelec at napatunayan na po namin ito firsthand. He rose up to the challenge po nung nakaraang May 9 elections at napakita po niya ang value ng kanyang knowledge at experience patungkol sa ating napaka-successful na conduct of elections po. Simula po na proklama si attorney, meron na po ba siyang naging statement kahit po sa inyo, internal lang? Hindi pa naman po, pero alam ko po na kanina kami magka-message, siya po ay humbled. Yung po yung una niyang nabanggit sa akin na humbled po siya at siya yung muling na-reappoint. And this time po ay bilang chairman na. Bilang chair, sabi niya po sa amin ay mas nakahanda daw po siya to stand up to the challenge and bring the Comelec to a better future po. Opo. At paborito namin kausapin. Napakadaling kausap. Ang bait kausap. Attorney, pero point of curiosity, di po ba siya po ang nag-beg off noon because he used to handle the cases filed against the then Senator Ferdinand Marcos Jr., tama po ba? I believe, sir, when he was appointed the commissioner po, no, he had withdrawn all his undertakings and engagements pagdating sa kanya mga cases. That's why he was able to assume yung kanya pong pagiging commissioner doon pong nakaraan. In fact, he also inhibited himself in any and all cases that they involved him, as whether as counsel or as a partner or whether as an advisor. Lahat po ito ay binitiwan po ni Chairperson Garcia para lamang po magampanan niya ang kanyang tungkulin sa Comelec nang walang bahid ng pagdududa po. And he will have to go through the Commission on Appointments as a matter of course, right? That is correct po, Sir Peter. No? Ito po ay ad interim appointment and ultimately he will be facing the Commission on Appointments in order to be confirmed at sa kanyang posisyon po as Chairperson of Comelec. Okay. One last thing, Attorney Laudianco, before we let you go. Nung kinakausap po namin si Attorney George before, no, he acknowledged na maraming kailangang pagbabago sa Comelec, particularly dun nga po sa matters of election natin, dun sa pagdidistribute ng mga gamit, maski na rin po doon sa mga botohan natin. No? Alam nyo din po yan kung ano po yung naging problema natin. Do you think when he wants to have an overhaul on the system, ikakayanin po ng Comelec na mag-rise up sa challenge na ito? Tingin po namin ito po ikakayanin namin. Ang bagong dugo po ng Comelec ay nakahandang harapin yung mga challenges. In fact, ito po ay hindi magiging bago sa amin nang sila po, kasama nila Chairman Pangarungan at Commissioner Neri, then Commissioner Neri and then Chairman Pangarungan ay dumating. Isa po ito sa mga bagay na kanilang ipinatupad. So yung ganito pong mga bagong hamon, nakita na po namin ito at naramdaman na namin at kami po ay nakahandang tumugon patungo sa direksyon na balak tahaki ni Chairman Garcia po. Para po ito sa kabutihan ng ating bayan. All right, maraming salamat Attorney John Rex Laudianco sa update po no dun sa nangyaring sunog and also for dito po sa mga nangyayari sa Comelec with the new chairman being proclaimed kanina lamang. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney.